3 days pa lang galing asa. May konting hilig din kasi tayo ka motor, kaya naisipan ko na ako mag-review. 14! Number 1! Si Honda Clip 125S Game Changer. Not luck. Kumaan niyo ako guys, so kapahit ako muna sa inyo. Ano yung mga basic specs na ito? Side mirror. So, si Kasa, nilagyan niya pa kasi ng extension yan. Ito, nakikita nyo. Yan, si Kasa naglagay niyan. So, hindi gusto trip yung ganito kahaba eh. Kung gusto nyo, bili kayo ng mga aftermarket na side mirror. Yan, pwede naman. Then, sa looks niya, sarap. Ito, gusto ko ito kasi mas more aggressive siya kaysa dun sa naunang model. Ito, yan. Tapos, then, syempre, sa ilaw, nakita nyo naman, bangis. Then, full LED na rin siya, guys. Nakikita nyo. LED na yung headlight. Yan. Then, ito nga pala yung bagong feature kasi requirement ng LTO, yung AHO, yung automatic headlight on. Pag sinwitch nyo siya, automatic, bubukas na yung ilaw. Kung gusto nyo i-modify, dapat i-wiring nyo, lalagyan nyo siya ng switch. Ayan. Then, fender, one fender. Okay na okay. Kita nyo naman. Ayan. Then, ano naman tayo dito sa may gauge. Ayan. Dito, gauge. Makikita nyo, fully digital na si Honda Click 125S. Ayan. Fully digital na po siya. So, makikita nyo dito, may iba't ibang mode po yan. So, meron siyang kilometer, total kilometer. Then, pwede kayo mag-set ng kilometer kung may trip A, trip B, yan, tsaka
average fuel consumption, yung kilometer per liter. Then meron na rin siyang voltmeter. Built-in voltmeter. Kailangan niya kasi para ma-monitor niyo yung average ng battery niyo, dahil si Honda Click 125S po is wala na siyang kickstarter. So kailangan talaga meron kayong voltmeter. Then meron na rin siyang orasan. Yan, orasan na rin siya na nakalagay. Yan. Kilometer, fuel. Yan. Sa switch naman tayo, guys. So, ito yung switch. High and low. Low and high beam. Dito yung busina niya, guys. Yan, busina. Unlike sa ibang motor, itong busina nasa baba, at yung signal light niya, indicator, is nandito sa taas. Yan. Ito yung mga ito yung nagustuhan ko. Kasi fully LED, fully ano na siya. Digital panel gauge na siya, yan. Tapos ito lang hindi ko nagustuhan kasi nawala yung ISS niya. Yung tinatawag natin na ano, idling start and stop. Yan yung tinatawag. Sa unang model kasi ni Honda Click, meron siyang idling start, stop and start na switch dito. So, ibig sabihin nun, pag nag-huminto ka within 45 seconds, mamamatay na po yung motor automatic. Then, pag pinihit nyo ulit yung throttle, kusa na siya nga under. Yan, guys. Tapos, yung susian niya, syempre ito, normal na susian pa rin yung kinabit ng Honda Click dito po. Yan. Yan. Normal na susian pa rin din po. Yan. Tsaka ito rin yung isa sa nagustuhan ko. Kapag pwede mo siyang ilock ng left and right. Yung ibang motor kasi hanggang sa left lang eh. Yan, nakalock na siya, guys, sa left. Ilock, pwede natin ilock sa right. Right side. Yan. Push nyo lang po siya, tapos pitin nyo ulit pababa. Yan, maglalock na siya. Yan. Then automatic, pag hinugot nyo yung susi at nilock nyo yung motor, mag-close na yan. Ito yan, sasara na. So, mabubuksan nyo, pit, gamitin nyo to. Yan. Then ito yung switch button na to. Ito yung tinatawag na seat. Sa upuan po yan, sa compartment. So pag pinindot nyo yan, bubukas na yung upuan. Yan, bumukas na siya. So, papakita ko sa inyo yung compartment. Yan. Yan siya. Malaki siya, guys. Ito. Kasha rito yung isang full face helmet. Napakita ko na sa inyo yung specs ng motor at yung mga likes and dislikes ko. Subukan naman natin ngayon na sakyan. Napakita ko sa inyo. Naka-center stand pa siya eh. Okay, bababa lang natin. Yan. Para sa akin, guys, medyo mataas siya. Naka-tipto ko kung nakatukot yung tapo. Kasi medyo mataas. So, sa 5'3 yung height ko, guys. Medyo nakatingkayto yung nakonte. Naka-tipto lang naman. Nakikita yung matamara. Ngayon, susubukan natin panda rin. Yabay, may kamatis siya. Panda rin natin, guys. Subukan natin yung power. Sorry. Dami tumataan. Yan, guys, pag sinipa niyo yung side stand niya, automatic. Yan. Pag sinipa niyo yung side stand, automatic mamamatay na yung engine. Yun yung di ko nabanggit kanina. Ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko. Then, isa pa, hindi ko rin nakalimutan rin yung banggitin kanina sa mga nagustuhan ko. Yung brake niya. Ito. Pag binrake mo siya, yung sa likod, may konting cockpit sa harap.
nakiklik yung preto sa harap. So, ibig sabihin, kumakagat siya ng konti. Yan guys. Tumutunog siya, ibig sabihin. Yung preto sa harap, is sumasabay din. Then, tsaka ito, yung... Ito, guys, yung lever na to. Ito yung tinatawag nila na handbrake. So, pag preno mo, click mo to. Yan. Maglalock na yung brake niya sa likod. Ito yung tinatawag nila na handbrake. So, i-push nyo lang ulit. Kagayin nyo ulit ito. Magre-release na yan. Yun, ganoon lang kadali. So, yun yung mga namusta ko dito sa motor na ito. So, yun. Napakita ko na sa inyo, guys, yung full review. Then, yung likes and dislikes ko dito. Then, sa power ng motor. Sobrang ganda kasi binibigay niya yung hatak ng gusto mo. Sa mga, ano to, stoplight, yung mga nagtabi-tabi kayo ng motor. Biritin nyo. Ano na, bigla kahatak na yung motor nyo. Sisibat na agad. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Then please, subscribe, like, and share. Thank you guys. Next video, sana gusto manood kami ngayon sa akin. Thank you guys. See you. Click the subscribe button. Please like and share. Comment to my YouTube channel. Thank you guys.